sabi at muli tayo pag-uusapan natin dahil napakalakas ng hangin dito at talagang damang-daman natin ang lakas ng hangin dito sa Manila Bay, talagang kumapalo na, no? Malakas din ang hangin at ibang klase itong bagyong pedreng atin dahil napakalaki na kumulakan ito ng sirkulasyon. Ito yung nasa isang kasiguran, pero daman natin dito sa Metro Manila ang hangin at ang ulan ay yung panamas at hindi pa ang dalakot ito, no? At itong sika din yung sumakay baka weather condition sa ibang bansa. Ang forecast nila dito, lana kasi ito dahil may buwelo at magiging super typhoon. Nasa rabas yung bagyong Pedrine sa ngayon. Diba kasi Typhoon Pedrine sa maximum sustained wind? Si Typhoon Pedrine ay kasalukuyang nasa dagat pa 250 kilometers sa mantang silangan ng kasiguran Aurora. Dahil nasa tubig pa at may buwelo, inaasahang lalakas pa si Pedrine bago mag-landfall. Sa bilis ng 19 kilometers per hour patungo west-northwest, magla-landfall o tatama ang mata nito sa lupa bukas ng umaga sa Aurora, Isabela area. Tatawid po ito ng Northern Luzon at bahagi ng Central Luzon at lalabas ng West Philippine Sea bukas ng tanghali. At kung magpapatuloy ang direksyon at bilis, lalabas ng Philippine Area of Responsibility Wednesday afternoon or evening. Kahit nasa labas na po ito, magpapatuloy ang palakas na ulan, dala ng kaulapan o sirkulasyon ito. Pinaghahanda po natin ang buong Northern at Central Luzon at bahagi ng Southern Luzon dahil 650 kilometers ang radius o dapat ni Typhoon Pedrine. Kahit hindi dadaanan ng mata ng bagyo, malapag ang rain band o kaulapan ito at magdadala pa rin ng maraming ulan. Nakataas ang seabed number 3 sa Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Northern Quezon, Polillo Island, Aurora, Quirino, Isabela. Seabed number 2 naman sa Albay, Urias Island, Corcovón, Rest of Quezon, Bulacan, Rizal, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isugao, Benguet, Mountain Tamil, Kalinga, Cagayan, at Quezon Manila. Tikaw Island, Masbate, Marindite, Batangas, Cavite, Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac.